Pagkatapos magalmusal, hinatid na ni Skyler ang kanyang mag-ina sa kanyang apartment. Pagdating nila sa bahay, pumasok na si Madeline sa kwarto at nagsimulang magsuklay ng buhok. "Madeline, lalabas ako saglit at babalik ako maya-maya. May papunta dito para maghatid ng dress para sa iyo." Pumasok si Skyler sa kwarto at nagsalita, sabay hawak sa bewang niya at hinalikan siya sa noo. "Bakit dress? No need, Skyler," sabi ni Madeline habang nakatingin sa kanya. "Sa tingin mo, papayagan kitang pumunta doon ng simpleng damit lang?" Napatango na lang si Madeline nang akmang aalis na si Skyler. Muling nagsalita si Madeline. "Teka, I'll come soon." With that, Skyler kissed Madeline's forehead and went out of the room. Dahan-dahan naman siyang sinunda ni Madeline at pinanood siyang umalis. "Take care of your mommy, little young master. Babalik din ako agad." Yumuko si Skyler at hanililikan ang noo ni Noah. "Okay, daddy. I love you." Sigaw ni Noah sa tenga ni Skyler at mabilis na tinakpan ni Skyler ang tenga niya. "Don't, you brat!" Sigaw ni Skyler sabay pasok sa elevator. Tapos, tumingin siya kay Madeline at gumiti ng malumanay. Naghintay si Madeline ng 15 minuto at narinig niyang tumunog ang bell. Napabuntong hininga siya dahil nakabalik na si Skyler, kaya dali-dali siyang pumunta at binuksan ang pinto. Pero nagulat siya dahil sa nakita. "Lucia?" Niyakap niya si Lucia habang bumuntong hininga. "Paano pa siya napunta dito?" "Maddie, dinala ko yung dress mo. Let's get you ready." "Come in. Paano napunta sa'yo yan?" Naguguluhang tanong ni Madeline. Nagpakawala ng malalim na hininga si Lucia at ngumiti. "Your Mr. De La Merced asked me to go to this address and give this to his wife and help her to get dressed." Ngumiti si Lucia at kinindatan si Madeline. "God, mommy!" Narinig niya ang pambatang boses ni Noah at nilingon niya ito at nakita niyang nakatingin siya kay Lucia na nakangiti. "Hey, baby!" Ngumiti si Lucia sa kanya habang tumakbo ulit siya papasok ng kwarto. "Ano yun? Nahihiya ba siya?" "Maddie, maligo ka na. Dito lang ako maghihintay." "Sabi niya alas 9 dapat andun na daw kayo," sabi ni Lucia habang nakangiting nakatingin kay Madeline. Tumango naman siya sa kanya at pumasok sa kwarto at mabilis na naligo. Nang matapos ay pinapunta niya si Lucia sa kwarto at dumating siya dalang malaking box na kinuha niya kanina. "Let's wear this." With that, kinuha niya ang dress sa loob ng malaking box. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Madeline habang nakatingin sa gown na nilabas ni Lucia sa box. Napakaganda! Isa itong pinaghalong light pink at rose gold long gown. Wala siyang salitang masabi. "It's just simply so gorgeous and charming." "It's so gorgeous!" sabi ni Lucia nang lumapit siya sa kanya at sinimulang tulungan siyang magbihis. Pagkatapos niyang magsuot ng damit, ay pumunta si Madeline sa harap ng salamin at tinignan ang kanyang sarili. Napangiti siya sa kanyang sarili. Kitang-kita sa V-neckline ng gown ang burol sa pagitan ng kanyang mga dibdib at halos umabot ito ng ilang pulgada sa itaas ng kanyang bewang. Sleeveless ito, pero simpleng dalawang strap ang nandoon at may nakatali na dalawang rose gold colored ribbon sa bewang niya at ang isa ay nakatali sa dulo ng neckline ng damit at ang isa naman ay nakatali sa ibaba ng 2 o 3 pulgada mula doon. Napakaganda! At ang damit ay ginawa sa isang manipis na transparent na tela. And her upper body was designed with beautiful flowers on the dress at umabot ito sa dulo ng kanyang damit. "Oh God, Maddie! This dress is designed by Mrs. Jones! Hindi nakakapagtaka kung bakit talagang napakaganda niya!" Napatingin agad si Madeline kay Lucia nang magsalita siya. "Mrs. Jones? Hindi ba siya ang babaeng nagdesenyo ng pinakamahal na gown sa bansa? Magkano naman kaya ang ginastos si Skyler sa damit na to?" "Anyway, Skyler De La Merced is the main shareholder of it." Nabulunan si Madeline sa sinabi niya. "Ano? Pati ba naman wedding company pinasok niya?" "Maddie, almost 8:30 na. Magsuot ka na ng heels at aayusin ko na yung buhok mo." Bumuntong hininga si Madeline
at sinuot ang heels na kulay rose gold na pinadala din sa kanya ni Skyler. "Mommy! So pretty! Like a fairy!" Biglang pumasok si Noah sa kwarto at namula. Napangiti si Madeline na makita niya ang cute niyang mukha, tapos napansin niya na medyo nakatapis siya ng tuwalya niya. Nabalot ang takot ang puso ni Madeline. "Baby, naligo ka ba mag-isa?" tanong niya habang mabilis na umiwas ng tingin sa mga mata niya. "Ang batang ito talaga. Bakit hindi mo ako tinawag na baby?" "Mommy, I know how to wash alone. Si Daddy ang nagturo sa akin." "Sige baby, mahihintay mo ba si Mommy? Bibihisan kita pagkatapos ng ginagawa ko." Yumuko si Madeline at hinalikan ang noon niya habang tumatango naman si Noah. "Pwede ba akong manatili dito at bantayan ka, Mommy?" "Of course, you can, my little prince." Hinalikan niya ulit sa noo at hinayaan si Lucia na ayusin ang buhok niya. Pagkatapos, nilagyan siya ng light makeup. "Lucia, sasama ka sa akin, tama?" tanong niya sa kanya habang nakangiti at tumango naman ng dalaga. "May dala akong dress. Dito na lang din ako magpapalit." Tumango naman si Madeline at lumabas na ng kwarto. Nagtungo siya sa kwarto ni Noah at nakita niya ang damit na padala ni Skyler para kay Noah. Isa itong itim na suit. Pareho sila ng suot ng daddy niya. Bumuntong hininga si Madeline at dali-daling tinulungan si Noah na magpalit at sinuklay ang kanyang buhok gaya ng pagsusuklay ni Skyler. "Ang gwapo naman ng baby ko!" Hinalikan niya si Noah sa pisngi at humagikik naman si Noah. "Madeline, ready ka na?" Tumingin siya sa likod at nakita niya si Skyler nakakapasok lamang ng kwarto. "Kailan siya dumating? Hindi ko man lang siya narinig." Suot na niya ang kanyang damit at gaya ng nakasanayan, itim at walang konting kulay sa kanyang suit. Then Madeline found him. He was staring at her from my head to toe. Tapos bigla siyang lumapit at hinilang bewang palapit sa kanya. "You are so gorgeous, Mrs. de la Merced." With that, Skyler started to kiss her neck. "Madeline, may darating na importanteng tao ngayon, okay? Huwag kang matakot, manatili ka lang sa tabi ko." Sabi ni Skyler na may seryosong tingin. Pinagbasta niya ito saglit at tumungo, pero nakabalot ng kaba ang puso ni Madeline. Pagkatapos, naglabas si Skyler ng isang maliit na light pink na bow sa kanyang bulsa at ibinigay kay Noah. "Wear this, little hero." Nakangiting wika ni Skyler kay Noah. "Madeline, let's go." Wika ni Skyler habang nakapulupot ang braso niya sa bewang niya. Pagkatapos, binuhat niya si Noah mula sa isang kamay habang papalabas sila ng kwarto. Pagkalabas na pagkalabas nila ng kwarto ni Noah, nakita ni Madeline si Pablo na idiniin si Lucia sa dingding. "Anong ginagawa niya? Bastos talaga, andito rin ang anak ko." "Let go of her!" sigaw ni Madeline sa kanya at mabilis namang humakbang palayo si Pablo kay Lucia. Pagkatapos ay mabilis na lumapit sa kanya si Lucia at tumabis sa kanya. "Anong nangyari?" tanong niya habang nakatingin kay Lucia. Then she found she's so beautiful with her dress. And no wonder kung bakit siya diniin ni Pablo sa pader. Tapos tumingin si Madeline kay Pablo at nakita niyang nakatingin pa rin siya kay Lucia at medyo tumudugo ang ibabang labi niya. Sinubukan ba niyang halikan siya o hinalikan niya ito? "Bakit siya nandito, Maddy?" tanong sa kanya ni Lucia na baka sa mukha niya ang pag-aalala at inis. "Paano ko siya sasagutin?" Nilingon ni Madeline ang kanyang ulo at napatingin siya kay Skyler na nakangisi kay Pablo. "You did it on purpose, Skyler," sabi ni Madeline habang nakatingin sa kanya si Skyler at matamis na ngumiti. "Of course, narito ko para masaksihan ko ang engagement ng pinsan ko." Ngumisi siya kay Skyler tapos bumaling ang tingin niya kay Lucia. "You, don't talk to me, I really hate you," sabi ni Lucia habang nakaturo ang daliri nito sa kanya bago pa man makalakad palapit sa kanyang binata. "Pablo, sumama ka sa kanya. Ako na ang sasama kay Madeline at Noah," sabi ni Skyler habang naglalakad patungo sa elevator. "Hindi ba siya pwedeng sa atin na sumabay? Wala akong tiwala sa pinsan mo." "Hey, pwede bang sumama ka sa kanya?
Kailangan ko lang kasing makausap si Madeline. Wika ni Skyler kay Lucia. Napatingin naman si Madeline sa kanyang kaibigan at nakita niya ang nag-aalala niyang mukha at tumango. Anong ibig sabihin nun, Skyler? Di ba hiniling ko sa'yo na huwag mong gawin yun? Pablo likes her, so I wanted to give him a chance. Simpleng sabi ni Skyler pagkapasok nila sa car park. Paano mo nasasabi yan, Skyler? Maraming babae si Pablo at alam ng lahat yan. Hinawakan ni Madeline ang kamay ni Skyler. Ayoko talagang masaktan si Lucia dahil sa lalaking yun. No, trust me, iba na siya this time. With that, sumakay na sila ng kotse. Paano ko magtitiwala? Si Pablo ay isang playboy na nagtatapon ng kanyang pera sa mga babae pagkatapos silang ikama. Inosente si Lucia at maganda rin siya. Hindi ko ginustong maging ganun siya dahil sa kanya. Madeline, kinuwento sa akin ni Pablo ang tungkol kay Lucia. Ilang araw na nakakaraan. Hindi man lang niya alam ang pangalan nito. Pero maganda raw siya at gusto niya siya. Kaya wag mo na lang masyadong isipin yun. Skyler, papatayin ko talaga kayong dalawa kapag may nangyaring masama sa kanya mula kay Pablo. Babala niya sa kanya dahil si Lucia ang matalik niyang kaibigan na laging tumutulong sa kanya. Kaya hindi niya hahayaang masaktan ito ni naman. Madeline, I can't be sure about the fact that Pablo would not touch her. He will definitely sleep with her. But I can promise you that he would never leave her. Napatingin si Madeline kay Skyler na talagang parang sigurado sa kanya mga sinasabi tungkol kay Pablo. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating na sila sa isang marangyang hotel. Skyler, marami bang tao ang naririto? Tanong niya sa kanya habang umiiling. Hindi, ilang importanteng tao lang. Sabi niya pagkababa niya ng sasakyan. Tapos pumunta siya sa gilid ni Madeline at pinagbuksan siya ng pinto habang tinutulungan siya nitong bumaba ng sasakyan. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng backseat at nilabas si Noah. Can you walk? Tanong ni Skyler kay Madeline habang inaayos ang damit niya. Nakangiting tumango si Madeline sa kanya at pinulupot ang kamay niya sa braso ni Skyler. Mr. De La Merced, this way. Pagpasok nila sa hotel, may dumating na lalaki at inakay sila papasok sa hotel tapos pumunta sila sa private beach ng hotel. At nakita nila ang beach na pinalamutian ng light pink na bulaklak. Napakaganda! Napatingin si Madeline kay Skyler at nakita niyang nakangiti ito sa kanya. Nagustuhan mo ba? Bulong ni Skyler sa tenga niya at tumango naman si Madeline sa kanya dahil nagustuhan niya talaga ito. At ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito. Lolo! Sigaw agad ni Noah na makita ang lolo niya. Nakita ni Madeline ang daddy ni Skyler at nakangiti ito sa kanila. Hindi talaga maintindihan ni Madeline kung paano naging anak ng masamang babae ang isang gentleman na tulad niya. Ibinaba ni Skyler si Noah habang tumatakbo papunta sa kanyang lolo. Skyler, time is almost up. Everyone is here. Come with Madeline. With that, umalis na siya kasama si Noah at sabay na dumating sina Pablo at Lucia. Napatingin si Madeline kay Lucia at nakita niyang namumula siya sa galit. Napatingin din siya kay Pablo. Nakatitig lamang ito kay Lucia habang nakangiti. Bigla niyang naalala ang parehong ngiti ni Skyler habang nakatingin sa kanya. Napakaganda kung magagawa ni Pablo na mapasaya si Lucia. Napabuntong hininga na lang si Madeline at napatingin kay Skyler na kanina pa pala siyang pinagmamasdan. Nginitian niya ang binata at hinalikan sa pisngi. Let's go! Tumango si Madeline sa kanya nang marinig niya ito at sumabay sa paglalakad habang nakapulupot ang kamay niya sa matigas niyang braso. Bumibilis ang tibok ng puso ni Madeline dahil hindi niya akalain na ikakasal siya at lalong hindi niya inaasahan na mapapangasawa pa niya ang ama ng batang sinilang niya 4 years ago. Tinahak nilang daanan na pinalamutian ng mga bulaklak. At pumasok sila sa lugar kung saan naroon ang mga imbitadong tao. Narinig ni Madeline ang ilang mga bulungan. Nabalot ng takot ang kanyang puso. Nalaman ba nila na hindi ako bagay kay Skyler? Gusto niyang maiyak sa nararamdamang iyon, pero pinilit niya ang kanyang sarili na kumalma. Hindi na lamang niya pinansin ang mga panauhin
At sa wakas ay nagsimula ng seremonya. Napatingin si Madeline kay Skyler na nasa harapan niya at nakita niyang nakatingin na ito sa kanya habang nakangiti. Napakatlabi si Madeline at tumingin sa ibaba. Inulit muna ni Skyler ang kanyang panata gaya ng sinabi ng panalangin. Tapos ganun din ang ginawa ni Madeline at hindi siya makapaniwala na ikakasal na siya sa lalaking to. Parang panaginip lang. Exchange the rings. Nababalot ng takot ang puso ni Madeline. Wala siyang singsing na ibibigay sa kanya. Napatigin si Madeline sa mga taong nakatingin sa kanila. Tapos biglang tumakbo si Noah papunta sa kanila. Mommy, rings! Sigaw ni Noah habang papalapit sa kanila. Tapos binigay niya kay Skyler ang isang ring box at isa pa sa kanya. Hindi maiwasan ni Madeline na makaramdam ng kakaiba dahil wala siyang maibigay sa kanya. Pagkatapos, marahang kinuha ni Skyler ang kamay niya at isinuot sa kanyang daliri ang isang singsing. Napatingin si Madeline sa singsing, nakakalagay lang niya sa daliri niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa singsing na suot. Isa itong rose gold ring na may bulaklak at mayroon itong apat na hugis pusong pink na diamante bilang mga talutot. The flower wasn't so big and it really had a great size. Napakaganda. Magkano nagastos niya dito? Without thinking about anything, Madeline put the ring in her hand on his finger. Isa lamang itong simpleng singsing na may kulay abong maliit na brilyante. Huminga ng malalim si Madeline at tumingin sa kanya habang nakangiti siya. Ang gwapo niya lang talaga kapag umingiti. You can kiss the bride. Pagkarinig na pagkarinig nila, hinila siya ni Skyler palapit sa kanya. Ibinaba ang ulo niya habang nakalapat ang labi niya sa kanyang labi. Marahan ang halik niya at dahan-dahang pinulupot ni Madeline ang mga kamay niya sa leg ni Skyler at hinalikan siya pabalik. So, naging asawa niya ako. Hindi ko akalain na may mangyayaring ganito. Congratulations, Mr. and Mrs. de la Merced. Bumilis ang tibok ng puso ni Madeline nang marinig niya kung paano nila siya hinarap. Mrs. de la Merced. Napatingin si Madeline kay Skyler na nakangiti sa matandang mag-asawang dumating at nagsalita. Madeline, this is Mr. Murphy and Mrs. Murphy. Sabi ni Skyler at mabilis siyang ngumiti sa kanila habang yakap-yakap siya ni Mrs. Murphy. So pretty! No wonder nagmamadali si Skyler boy natin. Namula si Madeline dahil sa sinabi niya. Mommy, pwede ba akong pumunta doon? Tumakbo papalapit kay Madeline si Noah at tinuro ang kanyang daliri sa dagat. Hindi ka pwedeng magpunta doon mag-isa, baby. Ask Auntie Lucia para masamahan ka. Wika niya habang hinahaplos ang buhok ni Noah. Tumango naman si Noah at tumakbo papunta kay Lucia. So, pinakasalan mo talaga ang mommy ni Noah. Wika ni Mr. Murphy habang tinatapik ang balikat ni Skyler. Tumango si Skyler sa kanya at tumingin kay Madeline. Sabi niya 4 years ago, magpapakasal lang daw siya sa biological mother ni Noah. Nabigla si Madeline dahil sa narinig. Sinabi niya ba talaga yun? Hindi lang siya makapaniwala sa lalaking to. You are so lucky to be his wife. Nginitian ni Madeline si Mrs. Murphy na nagsalita nang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Tumangulang si Madeline. After a long time, naupo na rin siya sa isang upuan. Pagod na pagod talaga siya. Tumingin si Madeline sa dagat at nakita niya sina Pablo at Lucia na nakikipaglaro kay Noah. Maya-maya, naramdaman niyang may yumakap sa kanya mula sa kanyang likod at dinampian siya ng isang halik sa leeg. Skyler, don't! Sabi niya sa mahinang boses at kinurot ang kamay niya. Narinig pa niya itong tumawa. Maya-maya, isang malakas na boses na puno ng galit ang umagaw ng pansin ng lahat ng biglang napalakas ng tibok ng puso ni Madeline. Skyler! How dare you! Tumingin si Madeline sa likod at nakita niyang lola pala ni Skyler. Lalong lumakas ang pintig ng puso niya sa galit na makita niya si Corazon, ang demonyong hukluban na naging dahilan ng pagkamatay ng kapatid ni Madeline. Pinagmasdan niya ang mukha niyang puno ng galit at saka bumaling ang paningin ni Madeline sa babaeng nasa likod niya, si Rebecca. Pinakasal mo ang hampas lupa at ship na ito
over Rebecca? How could you? Hindi ba't ako ang lola mo? Sigaw niya kay Skyler habang tumutulo ang mga luha niya dahil sa galit. Cheap? Ha! Bakit hindi mo tingnan ang mukha mo, lola? At kung wala kang mahahanap na cheap, tingnan mo ang babae sa likod mo. Nakangiting sabi ni Skyler sa kanya habang nakapulupot ang braso niya sa bewang ni Madeline. Maya-maya, bumaling ang mga mata ni Corazon kay Madeline. Madeline, kasalanan mo to. You made him like that. Binagmasdan siya saglit ni Madeline at tumingin kay Rebecca na nakatingin sa kanya ng may matinding puot. So what kung ginawa ko siyang ganyan? Hindi ba't binalaan na kita nung araw na yun na pagbabayaran mo mga ginawa mo sa akin at sa kapatid ko? Nilayo mo pa ang anak ko at pinalayas mo ako sa bahay habang sinasabi mo na ang mahihirap na gaya ko ay dapat mamatay. Tinakot mo pa ako para umalis ng bayan na to gamit ang pangalan ni Skyler. I hate you. Sinira mo lahat ng meron ako sa buhay ko. Alam mo naman kung bakit ako pumayag sa mga kondisyon mo. At lahat ng to ay dahil sa kapatid ko. Pero hindi ka nagbigay ng pera para iligtas siya. Namatay siya nang walang kalaban-laban. Namatay siya nang wala sa oras. At lahat ng yun dahil sa iyo. Tumulo ang luha ni Madeline nang maalala ang mga nangyari 4 na taon na nakakaraan. Threatened? Anong ibig sabihin nito, lola? Galit na galit ang boses ni Skyler at nakita niyang napatingin sa kanya yung babaeng nasa harapan niya habang namumutla ang mukha. Dalawang lalaking dumating sa bahay at pinagbantaan ako sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaibigan ni Noel at sinabi nila na kapag hindi ako umalis, papatay nila ang mga batang yun at yun ay utos ng isang young master. Wika ni Madeline habang nakangisi kay Roy Corazon. What the hell? Gamit ang walang kamuwang mawang na bata? Narinig niya ang sigaw ni Skyler at mabilis niya itong hinawakan sa kamay bago pa siya makaalis at gumawa ng kalukuhan. Mommy, bakit galit si Daddy? Biglang dumating si Noah at nagtanong habang nakatingin sa kanila ni Skyler. Mabilis siyang binuhat ni Madeline at bumuntong hininga. Tapos dumating si na Pablo at Lucia. Bakit hindi ka nalang umalis, lola? Huwag mo siyang galitin at sirahin ang araw niya. Wika ni Pablo habang nakatingin sa mukha ni Skyler na puno ng galit. Pablo, you were also part of this. You're also like your goddamn parents. Nakita ni Madeline kung paano natatakpan ng lungkot ang mukha ni Pablo dahil sa sinabi ni Corazon. Sinaktan din ba siya ng matandang hukluban na ito? Get off! Biglang nagsalita si Skyler with a calm tone at tumingin kay Pablo. Skyler, ngayon mo lang ba nakausap ang lola mo ng ganyan dahil sa cheap na babaeng to at sa bastos mong kaibigan? Pumikit si Skyler at huminga ng malalim. Alam ni Madeline na kinokontrol niya ang kanyang galit. Lola, asawa ko si Madeline at kaibigan ko si Pablo at hindi basta rong binsan ko, okay? Huwag mo akong gawing halimaw sa harap ng anak at asawa ko. Huling babala na ito. And I won't mind doing something bad to you, Grandma. Because all I care about is Madeline and Noah. At itatak mo ito sa iyong isipan. Nasaktan mo na ang isang taong may mataas na katayuan. And trust me, kapag nalaman niyang ginawa mo sa babaeng to, you'll be dead. Kaya umalis ka na dito. Pablo, tara na. With that, Skyler grabbed Madeline from her waist and left. Lumingon siya sa likod at tinignan ang mukha ng lola niya. At nakita niyang nababalot ng takot at kakaiba ang mukha niya. Ano ang sinabi niya? Nasaktan ng isang taong may mataas na katayuan at tungkol sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin? Daddy, huwag kang magalit, okay? Biglang nagsalita si Noah habang hinahawakan ang mukha ni Skyler. Nakita niyang nanlambot ang mga mata ni Skyler habang nakatingin kay Noah. Tapos tumingin siya kay Madeline at bumuntong hininga. I'm sorry, Madeline. Sabi ni Skyler habang nakangiti na puno ng sakit sa mukha. Tumango si Madeline sa kanya at gumiti dahil ayaw niyang may maramdaman siyang masama. Ayos lang. Hinalikan siya sa pisngi ni Skyler. Tapos hinalikan siya pabalik at gumiti. We stay here for a while and go home, okay? Tumango naman si Madeline sa kanya. Pagkatapos, muli silang nakipag-usap sa mga bisita at nanatili doon ng ilang sandali pagkatapos ay nagpa siya ng umalis. Madeline,
Gusto mong magpalit ng damit? Tanong ni Skylar sa kanya at tumango naman siya. Naramdaman niya talaga na hindi siya komportable pagkatapos ng lahat. Sige, let's go! With that, pinapasok siya ni Skylar sa isang presidential suite and asked her to change clothes in there. Pumasok siya sa kwarto at may nakita siyang bag sa kama at dali-dali niya itong binuksan. Nakita niya ang isang komportableng damit. Mabilis siyang pumasok sa banyo at naligo saka nagpalit ng sutana. Ito ay isang maikling sutana na walang manggas. Tapos lumabas siya ng kwarto at nakita niya si Skylar at Noah na naghihintay sa labas. Si Noah ay kumakain ng ice cream. Mommy, so beautiful! Sigaw ni Noah habang kumakain ng ice cream niya, tapos tumingin sa kanya si Skylar at ngumiti. Skylar, naalala mo yung sinabi ko kahapon? Hinawakan niya ang braso ni Skylar at nagtanong habang nakatingin sa kanya na may pagtataka. Siyempre, hindi niya maalala. We need to go to a doctor. Napabuntong hininga si Madeline at nagsalita habang nakatingin siya sa kanya na may pag-aalangan na titig sa katumango. Maddy, uuwi na ako. Lumapit si Lucia at niyakap siya. Aalis na siya. Hindi man lang ako nakapag-spend ng time sa kanya dahil sa mga nangyari. I will come to meet you. I really wanted to talk with her about what exactly happened to his dad and everything. Humiwalay sa yakap si Lucia at tumango sa kanya habang nakangiti. Goodbye, baby boy. Ngiting sabi nito kay Noah. Goodbye, mommy. Humagikik si Noah. Tapos nakita ni Madeline si Pablo na kakadating lamang at tumingin kay Lucia. Hindi makakatakas si Lucia sa lalaking to. Pablo, why don't you give her a ride? Mabilis na lingon ni Madeline si Skylar, nakakasalita lang. Malinaw na tinutulungan ng lalaking ito ang kanyang pinsan. Ngumisi si Pablo kay Skylar at tumango. Of course, I'll give her. How can we let her go alone? With that, lumapit si Pablo at tinawakan si Lucia sa bewang niya at umalis na kasama niya. Tumingin ulit sa kanya si Lucia na may naiinis na mukha. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Madeline dahil laging nakukuha ng dalawang lalaking ito ang gusto nila. Ano ang gagawin ni Corazon ngayong kasal na si Skylar kay Madeline? Ipagpilitan pa kaya niya si Rebecca para maging asawa ni Skylar? Ano kaya ang malalaman ni Madeline pagkatapos niyang patingnan si Skylar sa doktor? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.